Hello everybody, welcome to my channel. Shout out to Ellie Kipsang in Kenya and also to Mary Jeannie. Hindi natupad yung pangarap kong alas 6 maglalakad. Sarap ng tulog ko eh. Sobrang pagod. Ikikwento ko sa inyo yung karanasan ko sa trabaho, sa hotel, kahapon. Bali, ang binigay sa akin task ay ang stay over ay 8. Hindi lang 8 pala yun. 4. 8. Bali, 12 stay over at 5 check out. Nung nag-check yung supervisor ko, chinik niya kung yung 5 check out ko. Yung 3 room doon, okay na siya. Bali, i-check ko na lang kung ano yung kulang. Di bali, 2 na lang ang check-out kung lilinisin. Dahil sa kinatok ang 14 at saka yung 22, si 22 mag-out pa daw siya ng hapon alas 2. Si 14 ayaw magbukas ng pinto. Habang hindi ko pa magagawa ang 2 check-out, ang tatlong check-out pala yan, tatlong check-out kasi 2 lang pala yung okay, malinis. Habang hindi ko pa magagawa ang tatlong check-out kasi yung isa hindi pa nalabas din eh. Ginawa ko muna ang stay over na 5. Mag-aalas 10 na, hindi ko pa nasisimulan lahat ng check-out. Bali, lahat ng check-out ay 7. Tatlo check out na kasi ayaw pa lumabas. Pagpalo ng alas 10, pumunta naman sa akin supervisor ko. Ang sabi ng supervisor ko, yun siya. Yung isang stay over, yung isang check out, ay hindi yun stay over. At yung apat na stay over, check out, sabay-sabay na check out ng alas 10. Iniisip ko kung paano ko tatapusin yung 7 check-out na yun. Ang ginawa ko, tinanggal ko lahat ng basura ng 4 na room na nag-check-out. Nagawa ko na stay over na 5 stay over na gawa ko na. Dahil meron pa akong stay over na 2, sabi ko mamaya na lang yung hapon. Unahin ko muna yung check-out. Ayun. Nung sinimulan ko na mag-aalas 12 na, 2 check-out pa lang ang matatapos ko. Parang nalungkot ako. Dahil nga syempre late yun eh. Mahirap. Mas maganda yung nakaprepare na talaga yung check-out mo. Nakaready ka na. Hindi yung biglang may mag-check out. May natira pa akong 2 room. Bukod pa doon, yung dalawang room pa na hindi ko pa nakakatok. Balik ko ng hapon, ginawa ko na ang 2 room. Nagawa ko yung isa, pero isa hindi pa tapos. Pumunta sa akin ang supervisor ko na yun daw 22 is arrival. Paglabas sa alas 2, baka inaabangan ko yun kaya hindi ko natapos yung ikalawa pa doon sa hapon na yun. Nag-check out na yung 22. Kailangan kong unahin si 22 kasi arrival siya. Ibig sabihin ng arrival, may parating at napili yung room na yun na doon sila mag-check in. Pusa, huwag ka nga maipit. Ako. Iniwa. Inuna ko siya. 3 bed siya.
yung sopa, tinula ko, mabigat yun. Pinulad ko lahat ng comforter, tsaka yung balot ng kama ng isa. For couple bed lang yung natira. Hindi ko na sana papalitan yung pang cover kasi malinis. Ang problema, may mga buhok. Tinanggal ko na uli. Pinalitan ko. Yung pambalot ng dubay ang wala ko. Nag-message ako sa supervisor ko na wala akong pambalot ng dubay kasi madumi yung dubay. Inihanda ako ng mga una nakaprepare na yung dubay na lang. Sabi niya, okay, wait for 10 minutes. So paghintay ko ng 10 minutes, binakin ko na agad yung floor. Kasi ayaw kong mapatay yung oras ko. Pagkatapos, sabi niya, nag-message siya uli. Puntahan mo yung room 613. Kasi kailangan nila ng service ko daw dahil nga stay over yun. Nagbigay ako ng towel. Parang gusto pa nga akong tulungan ng guys. Sabi ko, no, 12, I will do this. Sabi ko ganun. Di, binigyan ko siya ng, nahingi siya ng dalawang tubig. Sabi ko, tatlo daw sila. Ikaw, tatlong tubig mo. Dadagdagan mo kayo ng dalawa kasi mainit ngayon. Kailangan niyo uminom ng maraming tubig. Sabi ko to sa guest. Binigyan ko sila ng lima. Ang towel, wala ng face towel, body towel na lang. Nahingi sila ng tigi-isang, tatlo sila tigi-isa. Bali, ginawa kong apat. Sabi ko, kasi walang face towel. Nag-add ako ng isa na big towel. Pero ito ko yung tissue, nilinis yung CR. Tanggal ko yung basura. Sabi sa kanila, kailangan ko tanggalin yung basura. Kasi everyday dapat tanggalin yung basura. Kasi magbabalki yung mga basurahan nila. Magiging madumi na yun. Kailangan palitan. Nagbabay na ako sa kanila. Nagbabay din sila sa akin. Tapos narinig ko yung pagpasok nila ng CR. May narinig akong expression ng foreigner. Sabi niya, wow. Hindi ko alam kung saan siya nag-wow doon. Tapos yun. Bumalik na ako dun sa yung may dalawa pa akong tatapusin ng hapon eh. Bumalik na ako dun. Ngayon, sabi ko sa supervisor ko, hindi ko mabuksan yung 14 yung kasunod. Bali, may tatlo pa akong nilinisin. At may isa pa akong stay over 19. Ito ang masaklap dun. Na ini-expect ko na apat lang yung nilinisin ko sa hapon na yun. Biglang yung stay over na 19, ay check out. Sabi ko, pinarangka ko na yung supervisor ko. Sabi ko, hindi ko matatapos yung 14. Yung late kasi pong nagbukas eh. Tsaka yung 19. Hindi ko po matatapos yung 14 and 19. Until 4. Pero pag sabihin niyang, okay, overtime ka tapusin mo, tatapusin ko, pipilitin ko. Siguro matapos ko yung hanggang 5:30. Ang sabi niya, it's okay, do what you want. Sabi niya, after this room, pag natapos mo ito, or kinausap niya ako dun sa isang room, hindi ko pa nagagawa eh. Ginawa ko na. Nagawa ko na isang room, lumipat ako, sabi niya sa akin, pagkatapos ko doon ng room na yun, gawin ko na yung tawag dito, stay over. Gawin ko na doon yung stay over, hindi na muna pupunta doon. Kailangan makapasok ako kasi iba yung ano ng chin ko. At end na ako. Natuwa ako kasi talaga pong wala akong pahinga doon. Habang ako gumagawa, habang ako nagbe-beddings, iniisip ko kung ano yung kasunod. Yun. Pagkatapos ko ng last room na yun, pinulot ko muna yung mga naka anong mga maduduming towel, dinala ko sa pantry. Yun. Pati yung mga basura. Tapos tinanggal ko yung mga towel dun sa 19. Kahit tapos na ako dun.